Oh, ayan. May sagot po kaagad si Mama OG sa kanyang Facebook page. Okay? Oh, pero bago natin basahin, alam nyo, sa tingin ko dito, ang kinatatampo lang naman talaga ni Liza dito kay OG Diaz ay yung parating pag-topic sa kanya doon sa YouTube ni OG. Masakit din kasi na labas ng labas ng labas na hindi mo alam kung ano yung ilalabas doon sa video. Diba? Someone na tinuring mo na talagang parang magulang tapos ganun yung gagawin sa iyo, lalabasan ka ng lalabasan ng mga videos na minsan ay nakakapanira sa iyo, di ba? So yun eh, yun lang naman eh, yun lang naman tingin ko yung hiling ni Liza, tigilan mo na ako sa YouTube channel mo, di ba? Kasi nakakasakit ka na. Pero mukhang hindi titigil si Mama Oji at may panibagong video na naman siya na ilalabas mamaya at pagkakakitaan niya lalo itong issue na to. Tingnan mo gaano kadaming views sa isang video ni Oji sa YouTube. Oh, medyo malaki ang kita kada video eh. So, pigang-piga, pigang-piga, di ba? Aside from that, kasi parating yung tinatawag si Liza anak-anakan, di ba? Anak-anak. Alam nyo, na-realize ko, parang sa kumpanya lang yan eh. Pagsasabihan ka ng kumpanya na family tayo dito, pamilya tayo dito sa korporasyon na to, sa kumpanyang to. Parang kapamilya ko kayo. O, ibig sabihin nung boss nun, eh parang gusto ka lang lamangan nung boss mo. Gusto kang i-manipulate. O, di bali ng mababa sahod, basta pamilya tayo. Di bali ng kumaya, mahaba yung oras mo. Hindi, pamilya tayo. Di bali ng wala masyadong race sa sahod. Hindi, pamilya tayo. O, ito pizza. Diba? Minsan nagagamit yan ng mga boss o ng mga manager to manipulate. Hindi ko lang alam kung ganun yung case ng OG kay Liza. Pero magagawa mo ba sa anak mo yung gawa na siya ng napakaraming YouTube videos na nagiging kasiraan niya? Diba? So, anyway, basahin natin yung sinabi ni Mama OG. Isasuggest ko sa mga talent managers bago tumanggap ng napupuso ang talent, i-undergo sa psychiatric evaluation ang bata. Oh, wala namang masama doon. Pwede mo namang remember she got Liza at 13 years old. Diba? 13, hindi pa buo yung ano niyan. There's a reason, di ba? Kung ba't minors hindi allowed mag-drive, hindi allowed bumoto. So, hindi pa buo yung kanyang pag-iisip. O, kasi nga, ang mga teenagers ngayon, bata pa lang, meron ng mga mental health issues. Yung mental health issues sa showbiz, normal yan, Mama OG. Since simula ng mga child actor sa showbiz, tingnan mo yung mga child actor sa showbiz. Ang daming mental health issues. Dahil sa kanilang panahon bilang mga child actors. Kaya nga mas maingat na tayo dyan ngayon eh. Liza, you got Liza at a very young age. Para alam din ng talent manager kung paano i-address properly at i-handle ang behavior o problem ng talent, walang problema dun sa psychiatric. Ano? Kasi talagang kasama na yan. May epekto talaga sa mga child actors yung ganyan. Eh. At yung mga teenage actors. Tapos, isama sa kontrata, kada project na gagawin, kailangan papirmahin ng bata na tinatanggap nila ng buong puso at excited silang gawin ito. O, ayan o, pinirmahan mo na happy ka doing the project. Yan ang mali, Mama OG. Alam mo kung bakit? Kasi kung ako man yung bata, 15, 16 years old, 'di ba? O ito pirmahan mo, kahit hindi ako masaya, baka magsisinungaling ako. Pipirmahan ko na lang kahit labag sa loob ko. Kasi project na 'yan eh, pera na 'yan eh. At kung hindi ko tanggapin, baka magalit sa akin sa ganito, baka hindi na ako bigyan ng project. So minsan, ginagawa natin yung mga bagay-bagay na pinagkakakitaan kahit labag sa loob natin kasi kailangan. Parang OFW, magtatrabaho, malaking sahod sa abroad, malayo sa pamilya. Tingin mo masaya silang ginagawa nila yon na malayo sa mga anak nila? Hindi, pero no choice. So itong sinasabi mo na to, pwedeng pipirmahan yan, pero sa loob, parang napipilitan lang. Diba? Napipilitan lang. And probably ganun din yung kay Liza. Maaring hindi mo nabasa kaagad na ganun, diba? Pero walang masama doon kasi lahat tayo nagkakaroon ng trabaho na hindi natin gusto. Pero no choice tayo kasi yun ang kasama. Yun ang kasama sa papunta sa success. Gagawa ka ng mga proyekto, ng mga trabaho na hindi mo gusto o hindi mo mahal. Normal yun. Diba? Sinabi naman nila, isa kasama yun eh. Kaso, yun talaga, hindi mo mapipilit kung ano yung nararamdaman mo. Diba? Hindi naman pwede tayong mapili. Diba? Lalo na si Liza nung araw, hindi naman mayaman. Diba? So, hindi siya makakapili.
Eh, kahit hindi siya masaya, pipirmahan niya yan. Ganun yun. Kaya walang kwenta din yung proposal niya na yan. Tapos, ilagay din sa kontrata, in the absence of manager, the road manager will be there for the talent. If the talent doesn't want the presence of his road manager, his own personal assistant shall be present for start to finish for the scheduled work. O mukhang may parinig siya doon, ah. Tapos, lahat ng moves or decision ng bawat isa ay kailangan. Hindi surprise para hindi nagkakabiglaan. Ipagpapaalam ng talent ang lahat ng moves niya na pwedeng makaapekto sa kanyang career para hindi nangyayari na mag-damage control ang manager sa kagagahan o kagaguhang ginawa ng talent. Hindi ba masyadong stricto yan? Ipagpapaalam ng talent ang lahat ng moves niya na pwedeng makaapekto sa kanyang career. Pag nasa level ka kasi ni Liza, di ba? Gano'n. Grabe yung ano diyan, grabe yung stricto nila diyan kasi ibang level yung kay Lice. O kung akala ng iba, kubra lang ng kubra ng komisyon ang manager pero hindi alam ng mga nagmamaroon kung gaano kahirap maging manager. Ako on this part I would have to agree with Mama Oji. Never sa mga videos ko na diniscount ko yung nagawa niya for Lice kasi alam ko kung gaano kahirap makasucceed sa industriyang ito. Nagmanager din ako pero small time lang, okay? So alam ko kung what it takes kung lahat ng nadala ni OG para sa career ni Liza, never ko na-discount yon. Talagang malaking bagay yon. Dahil yung connection na nabuo ni OG for how many decades sa showbiz, nagamit niya yung kay Liza. So, ano yan, never kong i-discount si OG pagdating dyan. Kasi talaga namang may natulong siya. Ang problema ko lang kasi, how he is acting now. Kung paano niya ni YouTube itong si Liza, nakailang video na siya na pinagkakitaan niya yung issue. Diba? Tapos sinasabi niya, anak-anakan niya. Well, baka nga hindi anak ang tingin niya talaga. Kasi yung iba talaga, sinasabi, anak, gusto mo lang i-manipulate yung tao. Diba? Parang sa kumpanya, pamilya tayo. O wag ka nang hihingi ng dagdag sahod sa akin, ha? Kasi pamilya tayo. Parang ganun eh. Baka ganun lang din. Hindi ko alam. Kung talagang sincero si Mama Oji na parang anak niya si Liza, hindi niya gagawin yung mga YouTube videos na yan eh. Papairalin niya yung pride niya. Ito na nga, tama yung sinabi ni Liza eh. Isipin mo yung mga anak ni Mama Oji na lima, gagawan ba niya ng YouTube videos na ganun kadami yon? Na pinapalaki yung issue? Hindi niya gagawin eh. So, tigilan na niya na tawagin na anak-anakan si Liza. Wala namang sa ginagawa niya, karapatan naman niya magsalita. Wala namang pwede magpigil sa kanya. Diba? Pero, yun lang. Lumalabas yung talagang tingin niya kay Liza. Yun. Ito sinasabi ko din ito sa vlog ni Aiko. Ang role ng manager ay tagaharang ng balang tatama sa talent. Tama naman yon. Kasama sa trabaho niya ang maging demonyo, manatili lang anghel sa mata ng publiko ang kanyang talent. Tama din yon. Diba? Kasama din yon sa pagkontrol sa imahe ng talent. Diba? Yun yung medyo naaano si Liza na kailangan ganito ka. Doon siya medyo nasasakal. Pero kasama yon. Alam naman din niya eh, nakasama yon. Anyway, mas dumami ang gusto magpamanage sa akin ngayon. Ewan ko kung bakit, pero maraming salamat sa confidence nyo sa akin. Mellow muna ako, busy po sa ibang bagay na less sakit ng ulo. O ito si Mama Oji, madalas yan, minsan may nagpapamanage sa kanya. May ibang talent pa nga, magbibigay. O ito, pera, manage mo ko. Pasikatin mo sana ako, ito pera. Minsan ganun yung ginagawa eh. Pero masakit sa ulo yon. Kaya naintindihan ko naman na ayaw na niya muna. Okay? Hindi, sa totoo lang ha, parati ko sinasabi to, mataas ang level ni OG ngayon sa ABS-CBN. Ang level nga niya, siya nga ang pwedeng pumalit kay Boy Abunde. Mataas, kasi naging loyal si OG sa kakamping, tapos sa franchise, siya yung vocal, siya yung maingay. Mataas si Mama OG. Kaya kung gusto mong lumayo yung karir mo sa ABS-CBN, very good itong si Mama OG, lalo ngayon. Lalo ngayon. Sa totoo lang. Napaka-influential. Walang question dyan. Maraming salamat sa nanood ng OG Dia Showbiz Update. Unahan ko na po kayo, hindi po ako doon umiyak. So, tira kay Liza yun. Mamaya po ang panig ko naman ang panoorin nyo sa YouTube channel ko na pagkakakitaan na naman niya itong issue na to. Sige, fine. Karapatan niyang ilabas yung side niya ng storya. Pero yun lang, ang punto ko lang, di ba? Para tawagan niya si Liza, parang anak. Hindi mo gagawin sa anak mo yan. Diba? Stop pretending na parang anak mo si Liza. Diba? Parang ngayon ko lang na-realize na parang sa kumpanya na pamilya tayo. Ito pizza. O huwag na kayong humingi ng overtime. O, pamilya tayo. O ito yung ano.
Huwag ka na humingi ng dagdag sahod. Pamilya tayo eh. Ganun yung sa kumpanya eh. Maaring parang ganun din eh. To manipulate eh. Hindi natin masabi. Pero, yun, abangan natin yung video mamaya. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.